Lines. Digital Love Lines. Love Lines. Magandang hapon, ma'am. Pangalan po ninyo? Magandang hapon po, DJ. Yes, ma'am. Istorbo po ba ako sa inyo, ma'am, o hindi? Kasi naglalakad ka po. May trabaho po yata. Wala po. Mag-isa lang po ako sa bahay. Ah, sige po. Upo muna, ma'am, ha? Feel at home, ma'am. Huwag ka mahihiya. Ipibot mo lang. Upo na. Sige po, DJ. Nakaupo ko na? Hindi ako mag-on-air kaso... Alam po, ma'am? Ayaw mo mag-on-air? Ay, hindi. Okay na. Okay na. Hindi, alam ako. Kaso kailangan mo talaga. Ano ba dapat? Sige po. Si... Ano pangalan po ninyo? Si Anna po. Si Anna. Dear Anna. Sige. Si Anna, mula po sa may bansang Saudi din po, no? Qatar. Ah, sa may Qatar? Qatar po. Opo. Sa may Qatar, si Miss... Ano pangalan mo, si? Anna ka rin po yung nasa emo ko. Kasi yung anak ko, Karim ang pangalan. O, dami kasi ngayon tatay niya, no? Dami kasing cooler natin na Anna dito. Si Anna, Karim, Anna, Arnel. Sunod-sunod kasi yung mga pangalan ninyo dito. Dapat pang-apat ka na cooler pala, ma'am. Pang-apat ka na... Oo po eh! Ibig sabi niyo na pang-apat. Eh, tinawagan niyo naman po kaya sinagot ko. Ay, ganun. Dami niyong puro Ana, Ana. Sige po, mama. Kaya pala, Qatar. Akala ko sa Saudi ka. Oh, dito ka na. Sige, ituloy na lang natin, ha? Si Miss Ana, ilang taon ka na, madam? 32 po, sir. 30? Oo. 32. O, sige. Si Ana, mula po sa may Qatar. Saan ka po dito sa Pilipinas? Sa Samar po. Sa may Samar. Kamusta na may hanap buhay sa Samar? Marami bang ano doon? Okay lang naman po. Parang city na rin po yung Burunggan. Parang ano na rin. Kamusta? May asawa po ba? May iniwan ka dito sa Pilipinas bago ka pumunta dyan ng Qatar? Wala po asawa. Hindi po ako ganung babae na kung may asawa po ako, bakit ako gaano dito, no? Ay, ganun? Yun lang, yung reaction. Ay, hindi ka ganyan. So, ibig sabihin, yung mga pumunta dyan sa may Qatar, pumunta ng ibang bansa, ano tawag sa kanila? Kasi may asawa. Hindi po, DJ. Hindi ko naman ini-expect na makikilala ko siya dito. True po lang naman ako. Kasi yung kaibigan niya, nakita ko yung may ano siya, may laptop. So, Teka lang po, ma'am. Magulo, ha? Ikaw po ay anong province mo dito? Samar po. Samar. O, pagkatapos, 32 anyos. Wala kang asawa dito sa Pilipinas. Ano po yung kwento mo sa amin ngayon? Wala po. Pero may anak. Ko lang po kung yung dahil sa nga sa may lalaki, yung parang nanliligaw sa akin. Pero may Teka lang po, may anak ka, pero walang asawa. Paano po nangyari? Kinto ko sa amin. DJ naman eh. May gano'n naman yung parang... Kasi dati 2012, nag-abroad po ako. Mm-hmm. So, doon ko nakilala sa Dubai. Nag-Dubai po ako si dati. Mm-hmm. Ibang lahi po yung anak ko. Yung tatay ng anak ko. So, after 2 years, umuwi ako, galing akong Dubai. Bumalik uli ako kasi nga... Yung tatay ng anak ko, siya yung nagpabisa sa akin, nagtulong sa akin bumalik doon. So after that, after 1 year, bumalik ako noon, 2014 yata, 15 after. Kasi diretso lang ako, 1 month lang ako sa Pinas. Tapos doon, mga magwa 1 year na ako, nagtatrabaho rin ako sa bahay, Lebanese nga mo ko sa Dubai. Siya yung nagpasok sa akin, yung tatay ng anak ko. So after a year na pangalawang kontrata ko na sa kanila, kasi every year lang kontrata ko, din nalaman nung mag-medical ako, nabuntis ako. Ang bayad niya na nga mo ko, diba? Pero magpapasalamat kasi ako kasi at least, sabi ko, 1 year, natapos ko na rin. Kasi renewal ko na sana yun. Nabuntis ka, sino po itong nakabuntis sa iyo? Well, hindi ko pa masasabi, pero iba siyang lahi. Ibang lahi siya. Ibang lahi. Doon mo nakilala mismo yun.
Tapos may nag-day off. Pero 4 years kami noon, nagsasama talaga. Pero that time na yon, 28 years old ako, gusto ko talaga magkaroon ng anak noon. So, ayaw niya kasi gusto niya magplano, may trabaho muna siya ng maayos. Tapos, plano kasi niya mag... Yung plano niya na before kami magkaroon ng anak, magpakasal, gusto niya maging maayos yung ano namin, yung kalagayan ba, na hindi na ako magkakatulong, gano'n. Okay. So, yun ah, nabuntis ka, umuwi ka dito sa Pilipinas sa ngayon, doon ang anak ka, dito ka ng anak. Opo, 2016, umuwi ako, buntis na ako, mga 2 months na yung tiyan ko. Mm. Tapos doon, pagkatapos sa mga anak, nagtrabaho din ako sa Pinas, sa Samar. Dito ka. Isang private grocery. Mm-hmm. So, private grocery. Paano yung customer nun? Ay, kumabas sa market. Yung parang ano siya, price sa, yung siguro, yung pure gold ba? Ah, ganun ba yun? Private ka grocery. Pag private grocery, ano yun? Ano yung pang empleyado lang? Parang sa grocery lang. Sorry. So, tapos, dito ka ng anak sa parents mo. Opo. Two years ako, more than 2 years. Pero nagsuporta siya, yung tatay ng anak ko. Nagsuporta siya, hindi niya ako iniwan mula ng mga anak ako. Then, after that, nung nalaman niya na mag-apply ako, nag-apply ako sa dyan sa Pinas, nagalit siya kasi pinisahan niya ako. Sabi niya, bakit ko daw ginawa yun? Nakailang visa na ako, pero hindi mo kinukuha. Sabi ko, delikado kasi pag direct lang, papuntang Dubai, baka masita ako, ma-offload ako sa airport pa lang. Di gaya dati, na ginawa ko nung pagbalik ko ng Dubai, may mga kasama ako. Eh ako lang mag-isa, hindi pwede, natatakot ako. Kaya doon, nagalit siya sobra. Oh, so now, bakit hantong sa wala yung relasyon ninyo nitong tatay ng anak mo? Ano nangyari? Hindi naman po na talaga, dahil nasa nagalit nga siya, bakit daw ako nagpunta ng Qatar? So in short, dahil doon sa galit na yon, nagkaiwalay kayo dahil sa galit. Opo. Dahil yun, hindi ko siya binalikan doon sa Dubai. Okay, so yun na, wala na kayo noon kasi hindi mo naman binalikan. Baka maharangan ka dito sa immigration. Pero ngayon, nag-ano pa rin siya, nangungusta siya, tapos... Handa daw nila akong balikan uli, hintayin pagkatapos ko dito sa Qatar. Eh, kaso nga lang, yun nga, yung lalaki na to na ako. Pagkwento mo sa amin, sino itong lalaki nagpatibok sa iyong puso, ma'am? Pwede, DJ, kasi complicated eh. May asawa siya, matatakot ako. Kwento mo sa amin ngayon? Yun nga, paano kung... Imposible ba? Kung parang natatakot din kasi. Baba, sino po itong lalaki na ito? Saan po ba ito? Hindi ko sinasabing sabihin mo 'yung pangalan dito kasi sabi ko sa inyo, wag na wag kayo magbanggit ng pangalan ng tao, lugar ng tao kasi hindi ko alam kung totoo o mali, o totoo o tama 'yung kinikwento ninyo. Ganon po 'yun. Ang gusto kong ikwento ninyo dito, paano niyo lang kunyari nakilala, ganon. Para may idea kami doon sa kwento po ninyo. Dito sa Qatar sa friend ko nga, nagkita kami noon. So tinanong ko siya saan niya kinuha yung laptop, saan ba niya binili. So nung nagsabi siya na inutang daw lang niya sa kaibigan niya Pinoy. So sabi ko naman, sige nga ibigay mo number ko sa kanya para mangutang din ako. Yung parang hulugan kasi yung laptop na yun. Ikaw pa magbigay ng number doon sa nagpapautang, ha? O, sige. Oo, kasi syempre, para matawagan niya ako kung ano. Ay. Yung para, in case na gusto kong kumuha, tatawagan niya ako kung ready na ba ako magpadala yung laptop na yun. Tapos hindi ko naman inaahala na, sabi ko, nung namahalan ako, sige sabi ko, kukuha na lang ako, tatawag na lang ako sa iyo pag gusto ko nang kumuha. Hindi ko akalain na, araw-araw na siya tumatawag. Sabi ko, di ba sabi ko sa iyo, tatawag na lang ako pag gusto kong kumuha. Sabi niya, hindi yun dahil doon. Umpisa na nang tumatawag, sabi niya, na-miss daw niya ako. Nakita mo ba na ba ito? Nakita mo na ito sa personal? Oo, lagi pa kami nagkikita. Tapos? Tapos, unang
flatmate namin, pero may kaibigan akong kasama. Mm. Pangalawang meet, wala nang kasama. Meron din naman, kaso halang yun, humihiwalay lang kami. Mm? Ilang taon na itong lalaki? Ilang taon na itong lalaki na may asawa? 47 ganyan. 47. Ah, tapos? Tapos yun, nanginlog na ako niya. Parang nagkagusto ko sa kanya. Yun lang, inaisip ko kasi may pamilya siya. Ayoko talaga, sabi ko, ayoko makakasira. Alam mo naman kasi, alam mo naman kasi, so ngayon, gusto mong magbigay kami ng opinion sa status mo ngayon. Sa ganyang kalagayan mo. Okay. Alam mo naman ka, may feeling ka na sa kanya. Ba't hindi ka umiwas? Umiiwasan ko. Umiiwasan ko, DJ. Kasi sabi naman niya, mahal daw niya ako. Kasi nga, yung sabi ni, kung totoo talaga sinasabi niya na nagluloko din yung asawa niyang babae. Mm-hmm. So ngayon, ayaw mo ka mo pumasok sa sitwasyon, eh di bumitaw ka o alis ka dyan. Huwag mong pansinin. Bakit nagkapagkita ka pa? Napakasimple lang naman kung gusto mo, kung ayaw mo talaga. Eh parang may feelings na nga ako sa kanya, DJ. Kanda ko na niya akong anuhin para suportahan. Suportahan? Anong klaseng suporta? Ano ka ba, may sakit? Hindi ka makapagtrabaho? Kailangan mo ng suporta niya? Kaya ko naman, DJ. Yung para in case na magkaroon ba ng accident, yung parang anak. Accident? Sabi, hindi naman daw niya akong iwanan. Accidente na mabuntis ka, ganon. Suportahan ka. O, okay lang daw, kaya niya ka daw suportahan kahit mabuntis ka. Ah. Kahit may kontrata yan, ma'am, kahit may video man, wala kang habol kung ayaw niya magsuporta balang araw. Madali lang sabihin yan kasi wala pa. Pero pag andyan na, sobrang hirap, oy. Oo. Dapat babae ka, alam mo yun kung ano posibleng mangyari sa iyo. Hmm. Ikaw, okay. Nga lang, tinitibok nga ng puso mo na in love. Ilang beses na may nangyari sa inyo? Siguro hindi lang apat. Huli. Itibot mo na ako. Ay, manapit. Ah, subukan mo, sabihin mo sa kanya, anong tawagan yung dalawa? Kuya? Ano? Pa! Ah, pa? Hindi dumating, rigla ko. Sabihin mo hindi dumating, subukan mo lang. Ano ang reaction niya? Sabi naman niya, kung marunong naman daw ako magdala, kaya naman daw niya suportahan pa hindi naman. Pero natatakot lang daw siya kasi syempre, pag magkaroon ako na mabuo ba, natatakot siya sa ano, yung pagiging kalagayan ko. Tapos sabi niya, kung marunong ako magdala, anong kalagayan mo? Anong tinatatakutan niya? Yung parang, di ba, pag malaman na nabuntis ka, nalaman ng amo mo, syempre, yun ang natatakot siya. Natatakot na? Mapauwi ka dito, sa Pilipinas? Tapos? Ano po? Parang makulong ba? Hindi natin alam ang ano. Makulong ka, ganyan. Okay. Eh, basta buntis ka na, pwede naman yata yung mag-break contract ka dyan. O talagang gusto mo umuwi dito sa Pilipinas? Diba? Matantanay mo. Sinasabi. Ayaw ko na rin kasi umuwi ng Pilipinas. Sabi, ano ba yan? Buntis na naman. Oo. Saka nabuntis na naman una. Eh, parang magulo dun. Ikaw lang ang papagulong ng ulo mo eh, kung tutuusin. Tapos, eh, nagugulohan ako. Oho. Hindi ko alam na. Magagalit yung pamilya mo, uwi ka dito sa Pilipinas. Was nabuntis ka, uwi ka dito sa Pilipinas. Eh di sana bago mo ipinasok yung pre-coy-coy niya dyan sa muningning mo, naisip mo yon. Malayo yung sinasabi nilang asawa nila. Oh, ayun naman pala, iduda ka naman pala dyan sa sitwasyon sa asawa niya. O, ba't naman eh, sinubo mo? Dapat sinubo mo lang, walang ipasok. Eh, sa'yo, eh, maiksi lang may buhay natin. Ikaw, kung masaya ka dyan.
Eh, mag-ingat ka. Ikaw babae, ikaw yun ang kakaalam kung dapat mong gawin. Oh. Pero bago kayo magkita, bago kayo mag-check-in, bago kayo mag-ano, inom ka muna ng ano? Ano ba pwede mong inumin? Mag-inom ka dyan ng ano, ng kontra, ano? Kontra buntis eh. Inom ka maraming tubig. 5 litro. Pag lumaki yung tiyan mo, wala ka nang gana niyan. No? Kasi alam mo kung bakit? Mawalan din ng gana yung lalaki. Kasi isipin mo, 5 litro ha. Pag uminom ko ng 5 litrong tubig, pag ininom mo yan, pag pumatong yan sa'yo, uutot ka kasama ihi. Ngayon, pag umutot ka, sinong lalaki pa yung may gana pag umutot yung babae? Hindi, wala. Tumot mo na ako. Hindi, kayo makabuo. Di matapos-tapos si boyfriend. Yan, gagawin mo para makatipid ka. Di ka inom ng mga alak-alak, ah. Tubig lang, 5 litro. Tatay ng anak ko, tumatawag sa akin, ah. Tatay ng anak mo. Ayun naman pala eh. Sabi niya, pagkatapos daw ng kontrata ko dito, kukunin daw niya ako. Hindi ko alam din. E, paano na yun? Mahal mo ba? Sino mas matimbang ngayon sa naramdaman mo? Itong tatay ng anak mo o yung boyfriend mo na may sabit? Actually, tatay ng anak ko, pero sa akin, kung sa akin sa sarili ko lang, hindi ko na talaga siya gusto. Yung parang kasi nga nangyari doon sa after ng panganak ko, natap nung mag 1 year lang, hindi na siya, bumitaw na siya sa suporta. Sabi ko, kaya ko naman yung sarili ko, basta as long as malakas lang. Yung parang, yung parang wala lang ako sakit na, kaya ko naman pa, ano yung anak ko eh, mag-isa. Yun nga lang, tapos nung nalaman niya na nandito na ako, parang, panay natawag niya, panay message niya sa akin na mahal pa daw niya ako, miss na daw ako, ganun. Hindi mo binigyan ang pangalawang pagkakataon para sa anak ninyo? Yun nga, iniisip ko yung anak ko. Gusto ko talagang bumalik, alang-alang lang sa anak ko. Kung sa anak ko lang talaga, mahina ako. Kasi nga, anak ko yun. Oh, kung syempre, sa sarili ko lang kaligayahan, kung hindi ko na siya kailangan. Hindi, kung sa sarili mong pangangailangan, yung boyfriend mo na yan, mas matimbang yan sa'yo ngayon. Kasi magkasama kayo eh. Ha? Magkalapit kayo. Eh, malayo yung tatay ng anak mo. Pero siguro, pag maibaling mo yung sarili mo dun sa tatay ng anak mo, para na lang din sa anak mo, eh, yung nilabasan mo ng anak, papayag lang din naman yan. Kasi Muslim yun, DJ. Edi, walang problema. Bakit kung Muslim? Eh, dati, nung bago kayong dalawa, alam mo namang Muslim, bakit ka pumatol? Oh. Nagkanto din ako, DJ, kasi ano yun lang, hindi lang ako nagaganto pa na yun. Ano po? Nagkanto din ako. Ano, convert ka? Yun naman pala, nag-convert ka. Pwede magpa-corn beef ka. Ikubot mo na ako. Tumatawag si? Yung tatay ng anak mo? Hindi, yung ngayon. Bahala ka. Hindi ko alaw. Kuha ka ng martilyo dyan. May martilyo ka ba dyan? Sagutin mo muna. Ay, mag-iisip yun. Sabihin niya sinong kausap ko, bakit ko raw kinakansel yung tawag ko. Hindi, sagutin mo muna. Lagi siya nag-iisip. May isip niya. Akala niya lagi akong lalabas. Itong boyfriend mo ngayon? Opo. Pinag-iisipan niya ako lumasal. Lalo na wala na yung mga amo ko, 2 linggo. Iniisip niya, nasa labas ako. Sino kasama ko? Kagabi lumalabas ako. Sabi ko, ano ka ba? Ba't ako lalabas ganito? Tapos, anong gagawin ko sa labas? Sagutin mo muna, makinig kami. Ayoko! Baka marinig ng mga tao. Baka marinig ng mga Jesus ko sa'yo. At least malaman namin, makapagbigay kami ng payo ng opinion namin sa'yo. Kung dyan namin, marinig namin ngayon yung pinagsasabi niya. Ayoko, DJ. Oh, kita mo? Dahil ikaw, hindi mo matanggap-tanggap yung pinagsasabi niya sa'yo. Tumatagal ka sa kanya, tumatsaga ka sa kanya. Mag-decide ka na ngayon. Tingin mo kaya, paano pagbabuntis ka pa?
Madali lang sabihin yan, pananagutan niya. Oh. Madali nga lang salita. Oh, yun naman pala eh. Alam mo naman pala eh. Oh. Mm. Decision ka na. Wala na narapat sa buhay mo. Yun lang ha, opinion natin. Wala namang masama magmahal. Yun na, hindi natin masisi yung sarili mo. Hindi natin masisi kung ano yung naramdaman mo dyan sa lalaki na yan. Hulog ka eh. Tao lang tayo. Yun nga lang, problema. Yun nga eh, may sabit. So, sa tingin mo, kung okay, ipagpatuloy mo. Kung alam mong mali, hindi, gawan mo na ng paraan. Ha? Eh, kung gusto mo ipagpatuloy, siguraduhin mo lang na hindi masisira yung mag-asawa. Eh, tsurba na lang. Para di ka mabuntis, hindi mag-ingat ka, nasa sayo yan. Oh, huwag ka na mag-expect. Ikaw ah? Sabi ko, tingnan ko lang, pag natapos na yung kontrata ko dito, tingnan ko ano magiging decision ko. Ano ba talaga mangyayari? Marami pa naman mangyayari, sabi ko eh. Mm, araw-araw, maraming posibleng mangyayari. No? Hmm. Masasayo na yan. Alam mo yung tama at saka mali. Matanda ka na. No? Kadaran lang kita eh. Oh my. Sige, Ana ha. Maraming salamat. Thank you. Oh, thank you. Good luck sa iyo. Ano ang masabi niyo nito kay Ana ha? Bigyan niyo ng ano ng payo. Huwag niyong murahin ha. Oh, kasi hindi nyo kilala ito. Hindi natin alam kung totoo o sino itong tao na ito. Huwag natin bigyan ng sama ng loob. Please lang. Lalo na sa Facebook. Opinion lamang po ninyo ha. Kasi at least nag-open siya ng sitwasyon niya. Wala namang tinatago. O oh, kaysa naman dyan sa matino mukha. Kunyari, makapag-comment. Kunyari, matino. Oh. Pero sa sarili niyang buhay nga. Ah, opinion po ninyo. Kailangan niya ng opinion ngayon. Dun sa mga nakarelate dyan. Sa mga feeling eksperto. Pwede kayo magpayo kay Mili, kay Miss Ana mula sa May Qatar, Tantay Dos Anyos. Sino pipiliin niya? Itong tatay ng anak niya na wala na siyang nararamdaman daw doon kasi nga kulang o kumbaga pinabayaan siya noong habang dito sa May Pilipinas, pinabayaan sila ng anak niya. Ha? Tapos itong lalaki na may sabit, may asawa. No, dito sa Pilipinas. Hmm. Walang masaya maging masaya, di ba? Walang masama kung maging gusto mo maging masaya. Eh, masaya ka dyan sa ginagawa mo. Once magkasama kayo ng lalaki. Oh. Eh, ikaw. Di ko alam. Ambot sa langaw. Ewan ko. Ambot sa langaw. Maraming salamat, Miss Ana Karim. Wala sa may, ano, sa may Qatar. Caller number 2. Ingat-ingat ka. Decide ka mamaya. Tingnan mo yung mga comment nila, ha? Bye-bye!